please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button and get a chance to win 1,000 pesos. Bueno, ha, marami tayong pag-uusapan ngayong araw ng Martes, ikasyam ng Hunyo 2020. Oh, okay, oo. Abay, isa po sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga, bayan, ay 22,474 na po ang tinamaan ng COVID-19 na mga kababayan natin. Ang gumaling, 4,637. So minus 4,637. So matotal mga 18, hindi, mga 19,000. Oo. At ang pumanaw po, ito ang malungkot, 1,011. Oh, ito nga yung sinasabi ko kahapon, bayan, mas maganda kung double digit na rin yung gumaling, di ba? 22,000 tayo, ang gumaling mga 12,000, di ba? Hindi na masama. O 20,000, 2,000 lang ang... Pero hindi. Yung gumaling, napakabagal, 300, 200. Ito ngayon, bayan, nasa GCQ tayo, General Community Quarantine. Ay may plano pong ilagay na tayo sa modified community o modified general community quarantine. Oh no. Ang ibig sabihin po, pwede na ang halos lahat. May social distancing lang. Pwede nang kumain sa restaurant, may distancing lang. Yung mga bus, mga jeep. Ang tanong ho ng karamihan, handa na ba talaga tayo? Hindi pa nga raw nagle-level o nagpa-platen. Patuloy ang pag-akyat. Biglang my ibababa goodness tayo sa modified general community quarantine. Nako, hiling po ng mga matatanda. Mag-isipan daw muna ng mabuti ng inter-agency task force. Kung kailangan na ba. Pero, kung mga ekonomista ang tatanungin, kailangan na raw talaga dahil ala nang ipapakain ng gobyerno sa mga kababayan natin. Iyan po isa sa pag-uusapan. Isa pang pag-uusapan na bayan ay nako kung ikaya nagbabike. Kung ang service mo, bisikleta at lahat ng mga may bisikleta, bad news. May plano pong ilang mga lokal na pamahalaan, iparehistro mo na ang iyong what bisikleta. What the hell? Parang motorsiklo. 150 pesos ang rehistro. My goodness! Bisikleta. Hindi, yung dalawang gulong lang. Hindi naman yung tatlo, yung pang bata. Basta, kahit na may training wheels, 150. Really? Yan yung sa Davao. Yung sa Cebu, ganun din. Pero sinuspindi mo na ni Mayor daw dahil ginagamit naman daw itong transport. Ay, ewan ko anong samutsari po, pero yung mga may-ari po ng bisikleta, hindi po natutuwa dito sa sinasabing pagpaparehistro ng bisikleta. Kasi ang bisikleta po sa atin, either pang sports lang o pang sa subdivision. Correct ka dyan. Pang joyride, joyride, hindi naman po ginagamit sa EDSA, sa Quezon Avenue. Ngayon lang po ginagamit yan. Kung re-rehistro mo, maging si DFA Secretary Luxin nga, nagsabi, racket. Makikita ko. Anyway, bayan, mamaya, iyan po ang mga pag-uusapan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. At, salamat po, Quezon City Health Department. Thank you. Yung inilapit po namin kahapon hinggil doon sa stagnant na kanal dyan sa isang subdivision sa Tandang Sora ay inayos na raw po ng Homeowners Association. Thank you po. Kasi kung hindi pa nila ayos, ako mismo ang pupunta ron. Sasama kita, tayo maghukay ron. Oy! Happy birthday! Mary Gail Navarro Salazar. Happy birthday! Malain mo yan. Isa po siyang frontliner. Wow, pare, bigat! Isa po siyang medtech. Happy birthday! Nakita ko sa post kanina, yung maganda. Uy! Ay, pala.
ang kamukha ng mami niya ito eh. Sabi ko na nga eh, usually ganun yung senyas niya. Ngayon, ganun. Eh, totoo naman. Eh, kung nakita niyo nung bata-bata pa yan, ako na nakita pa kami, nakita pa kami sa National Defense. Kuhaan yan, trust ng bayan. No? Anyway, dire-diretso ho tayo. Oy! Oy, salamat po doon sa mga nag-subscribe po sa ating YouTube channel, sa Erwin Tulfo YouTube channel. Lalong-lalo na dito kay Rosalinda Arce Angeles, Arlene Oreiro, Michael Jungay Fulgencio, Ador Olyomer, at Nick Mendoza Manyalang. Salamat po ha. Ito po yung mga mapapalad na lucky subscribers. Kayo po ay tatanggap ng ₱1,000. Wala po kayong gagawin. Subscribe lang po sa Erwin Tulfo YouTube channel at i-ring po ninyo yung bell doon. At may pag-asang magwagi ng ₱1,000. Siyempre, i-like nyo na rin po yung Erwin Tulfo FB page. Or i-follow. Anyway, bayan, eto, ayuda mo sagot ko. 5 po ang pipiliin natin ngayong araw. Sabi ko na ho, ha? I-text lang ho ninyo ang inyong pangalan. Marami po sa inyo ang nagte-text. Hindi naman ho ninyo nilalagay ang inyong pangalan. Ito po ang tamang pamamaraan. I-text po ninyo ang inyong pangalan. For example, Miko Kalonge. Probinsya. For example, ang probinsya ni Miko Kalonge ay sa Tawi-Tawi. At kailangan ko po ng bigas at gaas para sa aming Petromax. Oh. Oh, or kit Ilagan, ako po ay taga Quezon City. Kailangan ko po ng budget pangkasal. Oh, pwede 'yan. Oh, teka muna, dito muna tayo, bayan, sandali lang. 10:05 ng umaga, si Secretary Harry Roker, Presidential Spokesperson. Magandang umaga, Secretary Harry, sir. Paring Erwin, magandang umaga. Galing dito sa Clark, kung saan pauuwiin po natin ang 607 OFWs na napauwi po natin galing sa UAE, sa Barbados, at sa Vancouver. Wow. Sila po ay pauuwiin matapos po silang mag-test negative sa PCR test. At dito na po ngayon sa Clark ginagawa ang PCR test. Hindi na po pinadadala sa Maynila. Kasama ko po dito ngayon si Secretary Duque, Secretary Bello, Secretary Dugade, Secretary Galvez, Secretary Bautista, Secretary Anyo, at si Governor Pineda ng Pampanga. So, minamadali nyo na ho ito, sir, kasi medyo nagkaroon na tayo ng backlog ng mga OFW pati seaman. So, ito ngayon ang isa sa mga priorities ng pamahalaan, mapauwi yung mga OFWs natin. Oh, naubos na po ni Secretary Bello ang mga backlog. Salamat. Ang backlog ngayon. No? Sa kanyang report mula nung Mayo 15, ay nakapagpauwi na tayo ng 42,000 na OFWs. Ngayon po, ang standing order ng ating Pangulo, 5 days lang po dapat mapauwi na mga OFWs. Kaya nga po, ang ginagawa natin ngayon ay binubuksan na natin mga ibang airports sa Pilipinas para diretso na doon uwi ang mga OFWs at doon na sa kanilang mga probinsya nagpapa-PCR and quarantine. Ayun. So, from NAIA, for example, Secretary Harry, kunwari siya ay taga Cagayan de Oro. So from NAIA, siya ay dediretso na sa Cagayan de Oro. Doon na siya magpapa-PCR at quarantine. Well, depende po, no? Kasi may option na po ngayon. No? Iisa lang ang pinagtetestan, yung Philippine Red Cross. Ngayon po, yung kanilang mga manning agencies, lalo na kung sila ay seaman, pwede na sila kumontrata ng iba-ibang mga lab na para sa kanila, no? Ibig sabihin, hindi na centralized swabbing, hindi na centralized sa laboratory, no? So pagdating nila, po pwede na sila magpa-hotel kagad, tapos pupunta na lang sa hotel nila yung representative ng mga laboratory para doon sila iswab. Nang sa ganun, mas mabilis ang labas ng mga resulta. Ayun, all right. Secretary, alam ko nagmamadali kayo. I have only 2 questions for you. Nabasa ko, sir, na nag-issue kayo ng statement na pinag-aaralan na kayo ng IATF kung ilang lugar ay ibababa na sa modified GCQ from GCQ. Is this correct, Secretary?
Tama po yan, pero ang pinag-aaralan mabuti ang Metro Manila at ang Cebu City dahil talagang kakaiba po talaga ang mga datos galing dyan sa Metro Manila at Cebu City. No? Uh-huh. Kung sa buong Pilipinas, ang doubling rate niya ay mahigit 10 araw na, eh dito po sa Metro Manila at saka sa Cebu, eh mga nasa 6 na araw pa lamang. No? Uh-huh. So, kampante po ako na sa buong Pilipinas, halos lahat magkakaroon ng bago ng classification. Pero binabantayan po natin mabuti ang datos galing sa Metro Manila at saka sa Cebu City. Sir, what is happening? Sa ibang bansa, nangunguna pa rin ngayon, of course, sa Singapore na may pinakamaraming corona COVID-19, sumunod ang Indonesia. Pero titignan mo yung kanilang yung mga gumagaling, medyo malaki rin sir, nasa 50%, nasa 80%. Bakit tayo sir medyo kukonti ang ating mga rate ng gumagaling? Ano hong explanation kaya dito, Secretary? Well, kasi karamihan naman ang kaso talaga ay very mild. Ayun. So hindi ko alam kung sila ay nare-record as gumagaling kasi makaramihan din na nagpapa-hospital. No? Uh-huh. Pangalawa, kakaiba po ang Pilipinas kasi uh-huh. tayo yung napakadami mga OFWs na nag-uuwian ngayon. No? Uh-huh. At dahil dyan, average 5-7% ng lahat ng umuuwi ay merong nagte-test positive. Kaya kung titignan nyo, tumataas ang ating mga datos ng COVID-19, mm-hmm. pero dapat kasi siguro magkaroon na rin ng sistema na hiwalay yung mga datos na nanggagaling sa OFWs, no? Mm-hmm. Dahil hindi naman community transmission yon, no? Uh-huh. Pero siyempre po, habang mas maraming mga OFWs na umuwi, mas marami rin na nagte-test positive, no? So isa po yan. Alright. Pangalawa, yung increased capability ng ating testing, no? Ngayon po, umabot na tayo sa mahigit 30,000 ng capacity, bagamat ang ating everyday eh nasa 8,000 pa rin, no? Apo. Pero dati kasi dadalawang laboratory lang yan. Ngayon, you're talking of 40 plus laboratories, kaya natural po, 54 na laboratories na, no? Kinurek ako ni Secretary Duque. Yes, yes. So, in-update natin yan. So, natural, dumadami ang kaso na nare-report, no? So, what you're saying, Secretary, nagpapa-check sila pag nag-positive pero hindi naman ganun ka-serious, uuwi lang sa bahay. So hindi nila mare-report ngayon kung gumaling na sila. Is that correct? Siguro isang dahilan po yan, pero ang pulisiya talaga natin ngayon, hanggat maaari, lahat ng positive dadali natin sa Wihilas One Center, no? At napakadami naman natin Wihilas One Center, air condition, libre wifi, libre board and lodging. Para panigurado lang talaga na hindi nakakalat, no, kung ikaw ay asymptomatic man lang, pero positive. Ayun. Alright. So, Secretary, Metro Manila and Cebu, maaring you don't know yet kung sila ito, tayo isasama sa MGCQ, pero karamihan o halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay ibababa na sa MGCQ. When kaya ito, sir? Over the weekend? Well, inaasahan ko po bukas pag may meetingan na uli yan ng IATF at mga anunsyo na natin sa Webex kasi ganyan naman po yung ginagawa natin. Usually Webes bago po dumating yung A15. All right. Sa MGCQ ba sir, tayo sa Metro Manila, balik na rin po ba ang transport mga buses, buses at saka mga jeepney, Secretary? Sa MGCQ po 50 to 100% ang balik ng transportation, no? Mm-hmm. Tapos ang turismo babalik na rin 50%, no? Mm-hmm. So talagang ang transition stage between new normal at saka GCQ ay yung MGCQ. Pero lahat halos, at least yung mga na hindi pa pinapayagan mag-operate noon, ay po pwede na mag-operate up to 50% capacity. Kasama na po dyan yung mga restaurant, pwede na po mag-dine-in, ano, na 50%. Pwede na po, oo, 50% capacity din po kapag MGCQ. Barberia at mga beauty parlor, ganun sir, po pwede na rin? Oo, tataas na rin po ang barberia. No, ngayon, 30% lang. Eh. Pagdating ng MGCQ, pwede lang 50%. Alright, Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson and IATF Spokesperson. Sir, maraming salamat. Ha. Magandang umaga po. Maraming salamat po. At dun sa mga kababayan ng OFWs na galing sa Dubai, galing sa Barbados, at galing sa Vancouver, uuwi na po ngayon ang inyong mga mahal sa buhay. Sige thank po, you. Good morning po. Ay bayan ha, so at tabayanan ho natin bukas, magmi-meeting na naman ang IATF kung tayo isasama sa MGCQ. Modified General Community Quarantine. Ay quarantine pa rin, may social distancing pa rin, naka-face mask pa rin tayo. Yun nga lang, pwede nang dine-in ang mga sabagay. Ano naman pinagkaiba? Di ba, ginagawa naman na ngayon, yung dine-in lang ang wala. Pero ito po, mag-dine-in ka. Siyempre, medyo kakabahan ka. Eh, ang pinagkaiba lang noon, mga restaurant bukas na. O, mga sasakyan. Eh,
sabi nga ng ilang mga negosyante, what's the difference between GCQ at MGCQ? Eh pa wala nang diferensya sa mall, palakad-lakad na 'yung mga tao. Ang kailangan lang ang MGCQ kasi may mas kikita, okay? Kakikita ng ekonomiya natin. Nasa linya si Sir Jojo Garcia, ang MMDA General Manager, and at the same time kasama po siya diyan sa council, Metro Manila Council of Mayors. Good morning po, Sir Jojo Garcia, sir. Ay, magandang umaga, Sir Erwin. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po at nanonood po sa programa niyo. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas. Sir Jo, tanong ko lang, ano ang Metro Manila Council, ano ho sila? Kasi sabi po ni Secretary Harry Roque, magmi-meeting na bukas ang IATF para pag-usapan na ibababa na from GCQ, gagawing modified GCQ ng karamihan ng lugar sa Pilipinas. Well, siyempre, except ang Metro Manila at Cebu, pag-uusapan na mabuti kasi kaiba raw ang ating sitwasyon sa ibang mga lugar. So, parang ibig niya sabihin, maaring manatili pa rin tayo sa GCQ. Pero ang Metro Manila Mayors, ano po ang kanilang pananaw dito? Ano po nila ang kanilang suwisyon kung meron man? Okay, una-una po, wala pa po scheduled meeting ang Metro Manila Council kasi meron naman kaming Viber group, no, yung mga concerns po nila. At so far naman po, walang malaking issues, no, kasi kami meeting lang po namin the other day, no, with uh-huh. with the LG and uh-huh. Some cabinet secretaries. So far naman po, sabi ko nga, kung ano naman po maging decision ng IATF, we will follow it and 100% po naka-ready tayo. So far naman po, wala pa po kami scheduled meeting kasi nga wala namang major concerns pa, kundi yung ating transportation lang, no, na tinutugon na naman ng DOTR. Pero Sir Jojo, sa inyong pakiramdam sa mga kasamahan niyo diyan sa mga Metro Mayors, are they more for ibababa na to MGCQ tayo or sa kanila ay tingin niyo pero pakiramdam nila na okay lang magstay tayo ang Metro Manila sa GCQ? Okay, una-una po kasi itong GCQ natin niya, may order naman po ang JLG na anytime makita ng mayor na medyo critical yung area niya, like yung mga barangay or zone, pwede naman i-lockdown, no? Anytime. No? So, nabigyan po ng ganung desisyon ng ating mga mayors, kaya medyo contento naman po sila, no? Na nakokontrol nila yung kanilang syudad. Mm-hmm. So, pagdating po sa MGCQ, of course, may mga madadagdag na mga requirements o lulumag tayo ng konti. So far naman nga po, based doon sa mga ano namin, sa group namin at sa pagpupulong po last week, no, with the cabinet secretary, wala po bang major concern ng ating mga mayors. Actually, mas natutuwa nga po sila pag medyo lumuluwag dahil nakakahinga po ang ating ekonomiya. No? Correct. Pero at the same part, sabi nga natin, wala nga naman perfect decision dito because you need to balance economy and health. Correct. The good thing is, pagdating po sa health, binigyan po nga ng mandato ng ating mga mayors na judgment call nila, pag dumadami cases, pwede i-lockdown. So maski na sa MGCQ ang isang lugar, pwedeng i-lockdown ni mayor yung isang barangay kahit na naka-MGCQ na? Most probably po, no? Kasi nga po, sa matandaan natin, no? Ang hirap po desisyonan talaga ng Metro Manila dahil number one, ito po ang center ng COVID. Correct. No? At number two, at the same time, ito rin ang sentro ng ating ekonomiya. Exactly. Kaya talagang kailangan pong balancing. Alam naman po natin, napakatagal na lang paghihirap din, ano? Even the national government. Mm-hmm. Kaya nga po lahat ng tulong na pwedeng ibigay ng national government sa NCR ay ginagawa po. Kaya tuloy-tuloy naman po, Sir Erwin, kung hindi naman po namimida yan, halos every now and then, kapulong po namin si Secretary Galvez, si Secretary Anyo, ang DOH po. Nag-uusap-usap po kami. Alright. Sir Jojo Garcia, MMDA General Manager, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you! Ayun. Aha. So, siguro, tabayanan na lang ho natin. Pero tama naman ho siya, eh. Mahirap po balansihin. Okay? Para mong sinabi, kailangan nasa bahay ka. Parang yung sa quarantine ho tayo noon. Yung enhanced community quarantine. Tatlong linggo na. Paano kung wala ka pang ayuda, wala ka pang pagkain, mapipilitan ka lumabas ng bahay. My goodness! Oh.
Eh kasi matatakot ka nga, may sakit. Pero at the same time, eh, yung anak mo nagugutom, asawa mo. So we really have to balance. Wala pong tamang decision, maling decision. Yung nagsasabi na kailangan i-lockdown tayo ulit, kailangan wag muna tayong bababa sa MGCQ. Hindi nga ho tayo bababa sa MGCQ, paano na ho tayo? Paano po yung mga general services? Paano magbabayad ang restaurant, ang mga negosyo ng buwis sa mga lungsod kung sarado? Yung lungsod, anong pambabayad sa mga basurero? Eh, kontrata po yan. Di hindi na po pupulutin ang mga basura. Wala na pong magwawalis sa mga kalsada. Paano yung mga major highways po natin magiging madilim na, wala na tayong ilaw? Kasi nga, walang pagkukunan ng pera ang local government unit. Ha? Diyan pa lang, yung local government. For example, Quezon City. Pag ang Quezon City will continue to be yung ikang mga negosyo sarado, sino magbabayad sa gobyerno ng Quezon City ng buwis kung sarado ang negosyo? Paano ngayon babayaran ni Quezon City yung mga basurero na para mamulot ng basura? Di lalangawin naman tayo. Mga kalsada natin madumi. Yung mga lansangan natin madilim dahil puputulan na tayo syempre ng Meralco ng ilaw. My yung goodness. EDSA na yan, magiging madilim na yan. Diyo ba? How? Oh, yung MRT natin titigil na rin dahil wala na magbabayad po ng buwis sa gobyerno. Kaya kailangan, wala ho talaga, bangkarote eh. Whether we like it or not, bangkarote ho tayo. Okay? Yung sinasabi ninyo, di bali ng ika nga, magutom. Hindi ho gutom eh. Yung basura ho, papano, isasabihin ngayon ng niyaya, nako kuya, wala na, punong-puno na yung basurahan doon sa tambakan natin ng basura dahil hindi na po pinulot. Dito na lang daw ho, sa bahay natin yung basura. Ay ganun ho yun, yun ho ang explanation doon. At hindi na po magsisweldo ang mga nasa gobyerno. Mga pulis, mga militare, baka tumigil na ho sa pagsisweldo kung sarado ho ang negosyo natin. Anyway, alas 10:20 po ng umaga. Huwag po kayong bibitaw, pero ito ho ha, yung mga nais po ng ayuda, please. Ito po ang numero, i-text po ninyo. Pag nag-text po kayo, i-text po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong lalawigan o lungsod o bayan. Yun lang ho. At ano pong problema, hindi po yung Erwin Tulpo. Kailangan ko po ng maintenance. Ilagay niyo yung pangalan, paano ko kayo makakausap sa telepono? Sasabihin ko, hoy, ano pangalan mo? Mas maganda yun di ho ba pag nag-ring? Sasabihin, good morning, Mang Antonio. O, anong problema? Anyway, ito po ang aming text line. Text na po kayo sa Globe 0995-487-6795. Sa Smart 0928-265-8796. Ayuda mo, sagot ko. I-text nyo na ho, ha? May pipiliin tayo na makakatanggap ng tablet. May mga pangkain, i-text na ninyo. Tablet, pangkain. Huwag mo na laptop kasi laptop sa katapusan pa ho. Mamimili lang rin ho tayo. Okay? Pero hopefully, by end of the month, siguro mamimigay tayo ng mga 5 tablet everyday. Okay, wow, siyempre, ang bigat! Sponsor. Diyan lamang ho kayo bayan, 10:21 a.m. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Balik tayo! Ang crunch ng Graham Crackers match with yummy green cheese filling na Pasita Graham Cracker Sandwich. Palit ko yan sa Ninja Star ko! No thanks. Ito ang kakaibang baon na Pasita Graham Cracker Sandwich. When it comes to hardware and construction business, there's only one name that you can trust, M Builders. With more than 30 branches nationwide, Mariano Builders continue to grow every month. So if you're looking for a small business to start, make it M Builders. Become a business partner and tap on a multi-trillion industry of building and constructions. For inquiries, please call Ms. Joanna at 0905-523-4611 or visit our website at www.marianobuilders.com. Building your dreams into reality.
Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming colon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa colon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating colon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating colon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 or 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Para sa bayan, susugod at maninindigan. Dahil Tulfo yan. Erwin Tulfo. Sa Tuto. Tuto. Tulfo. Reload. Sa Radyo Pilipinas. Pilipinas. 7:38 AM. Alas 10:24 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo. Public service ho muna tayo. Inireklamo ng mahigit 100 residente ang isang dating kapitan ng barangay matapos itong patayuan ng gusali na nakaharang sa kanilang daanan. May tarat. Sa kanilang barangay sa Santa Cruz, Maynila. Narito po ang aming report. Katabi lamang ng gusaling ito ang gate na lagusan ng mga residente ng barangay 373 Zone 38 sa Santa Cruz, Manila, papasok at palabas sa kanilang lugar. Halos sakupin na raw ng bakod ang daanan ng mga residente kaya naman hirap na silang makadaan. Ipinatayo ang naturang gusali ng dating kapitan ng katabing barangay na si Elizur Briones. Yun lang ang hinihingi ng tao rito na bigyan ng right of way, tanggalin niyo yung andon, yung bakal na nilagay niya para maluwag na tatakbuhan ng tao, madadaanan in case of emergency. Si Nanay Milagros nagulat ng malamang nalagyan na ng bakod ang gusali kahit na may usapan daw sila sa barangay na bawal muna itong galawin. Pero sinamantala raw ng dating kapitan ang pagpapatayo habang may krisis sa COVID-19. Ang pag-uusap namin, pumunta kami sa barangay, sabi niya, o sige, ang naging desisyon ni Chairman Bongbiray, wala munang gagalaw hanggat may reklamo. Pagka may gumalaw, sumbong niyo sa akin, sabi niya. Walang gagalawin dyan, ni pukok, ni anong wala, as in. Kinumpirma rin ng kapitan ng barangay na may usapan nga sila na bawal munang galawin ang lugar habang may reklamo pang mga residente. Nag-usap kami sa barangay nila, kay Chairman Bong, na nagkaroon kami ng argumento o pag-uusap na hindi siya gagalaw o i-adjust niya yung kanyang ginawang bakod pansamantala. Ayon naman sa kasalukuyang kapitan ng barangay 374, wala umanong permiso ang pagpapatayo nito. Simple lang yun. Walang permit, walang pagawa. Sila naman magreklamo. Giit ng mga residente, dati raw daycare center ang gusali pero hindi rin naman nagtagal. Ipinagtataka naman nila kung bakit hindi ito tinurn over sa barangay nang mawala ang dating kapitan sa pwesto. Ang sistema, nung matalo si Elisor, hindi niya in-endorse sa next chairman. Hindi niya binigay, gawa ng binili daw niya yan. You're right. Hindi pwede niya bili ng lupa dahil private property and right lang binili niya. Nagmatigas naman ang dating kapitan. Giit niya, pag-aaring niya ang lugar at hindi rin siya mapipigilan sa pagpapatayo ng bakod rito.
Hindi ko po tatanggal to. Una-una, nakapag-usap na kami. Kasama yung chairman nila. Inilapit namin ang reklamo sa DALG o Department of Interior and Local Government. Illegal daw ang ginawa ng dating kapitan at pwede itong makasuhan. Bago ka makapag-alagay ng pader o ng fence, pupunta ka sa proper authority. Hindi yung gagamitin mo yung kapruskuhan mo, hindi pwede yan. Pwede agad-agad gibain yan. Kasama si Tommy Anak at Noel Azul para sa Dr. COVID-19 Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Ito, Yusek Dinyo. Sige sir, oo, asahan ho namin at ikaw naman, Chairman Biray, gibain mo na raw yan dahil mali. Daycare center, ginawa niyang bahay. Ibig sabihin, pera ng gobyerno yon. At saka siya ba'y may-ari ng lupain na yan? Sus Mario Joseph, balitaan niyo ako yung mga residente dyan. Tawagan niyo ulit si Gian pag hindi pa nagiba yan within the week yan. Kung hindi akong pupunta dyan, ako wawasak dyan. Kahit na ex-chairman ka. Mario Joseph, lalagyan mo ng harang yung daanan. Tama nga na pag nagkasunog. Bawal yan. Sus, Diyos ko po naman. Kilos po, Chairman Biray. Wasakin niyo na ho yung gate na yan. Utos po yan ni Yusek Dinyo ng DILG. Bueno, 10:29 ng umaga. Dito ho muna tayo sa ayuda mo. Sagot ko. Hello? Hello? Good morning. Nanganak na siguro. Next. Wala. Sorry. Hello? Hello po. Yes, magandang umaga. Ano ang pangalan nila? Catherine po. Katiga, saan ka, Catherine? San Juan po. Alright. Anong problema, ma'am? Dinex ko po yung kung pwede po ako makain kahit konti po para sa pambili po ng tablet, kahit mumurahin lang. Ang tablet po ngayon ay 4 plus ho yata, 4-2, 4-3 ho yata. Opo, ano po? Okay. Opo. Para sa yung tablet? Para po sa pamangking ko po. Yung kapatid ng, yung anak ng kapatid mo na solo opo, parent yata? Opo. Ilan opo, taon na yung opo. Bata? Ano po siya, magsisenior po. Senior high. Opo, senior high po. Alright, bueno, Catherine Pilapil, para madali tayo. Nakikinig ka ba sa radyo? Nanonood ka ng TV? Anong sistema? Opo. Okay, sa radyo ka nakikinig ngayon? Opo, sa TV po. Sa TV, okay. Anyway, Ma'am Catherine, ha? 1, 2, 3, 4, 5,000 papadala namin sa iyo para sa pamangkin mo. Ay po, salamat po. Maraming salamat din. Oho. Okay, ha? Para mabilis tayo. Ito, marami pa tayo. Pamimigay. Magandang umaga. Hello? Hello po. Good morning. Sino po itong kausap ko? Si Jimmy Boy Amores po. Jimmy Boy Amores. Saan ka, Jimmy Boy Amores? Taga Palawan po. Palawan. Saan ka sa Palawan, sir? Puerto Princesa po. Alam mo, dyan ako lumaki. Dyan ako nag-elementary sa Puerto Princesa. Dyan na sa HTU na ngayon, Holy Trinity University. Tapos nag-high school ako sa seminaryo ni San Jose. Kalaib mo yun. Buhay pa ba yung seminaryo dyan, Mang Jimmy? Buhay pa rin po, sir. Sir, ano hong problema nga pala? Ano hong napatext kayo? Bakit? Anong siste? Sir, hihingi po sana ako ng tulong sa inyo, sir. Kasi nakapanood po ako ng live nyo sa ayuda. Para saan yung ayuda? Anong kailangan ng ayuda? Sir, para lang po sa kakailanganin ko po sa panganganak ni Missy. I believe, sabi mo, yung agency ninyo, nagbawas ng tao? Apo, napasama po ako, sir. Alright. Sir Jimmy, hindi ko napapatagalin pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,000. 10,000 papadala ko sa iyo ngayon. Alright, maraming salamat po, Mang Jimmy Amores. Ito, alright, ito po yung pinamimigay ho namin. Galing po ito sa AXIS Party List at sa PAGCOR. Okay. At syempre, yung iba ho, igaling na rin ho sa akin. Salamat po sa aking mga sponsors. Live na ho tayo ngayon sa PTV, ha? Live na tayo. Yung isa, yung pinakahuli. Yan na lang, last. Pwede ba? Bago tayo magtungo sa ating susunod na mga humihingi ng tulong. Yung last, oo.
Ha? Yung pinakalas. Yan ba yan? Ha? Kaya tayo. Ha? Ah, yan yan. Diba? Oh. Hello? Hello po. Good morning. Sino to? Good morning po, Mr. Erwin Tolfo. Ako po si Junalia Briones. Alright. Taga saan ka? Taga saan po? Taga Masbati po. Pero okay, nandito po ako ngayon sa Cebu na stranded po. Stranded. Oh. Anong request mo, iha? Ay, ilang taong ka na muna pala? Ilang taong ka na? 18 years old po. Magka-college na. Magka-college. Okay. Anong hiling mo? Manghingi po sana ako ng pambili ng tablet para po magamit sa ano ko. School? Opo. Alright. Sige. Ay, namimigay talaga kami ng mga tablet. Eh, pambili ng tablet. Anyway, Junalaya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Dahil ikaw na sa Bisaya, anim. Gagawin ko ng 6,000 pambili mo ng tablet. Salamat po. Good morning. Maraming salamat din. Okay. 10:33 a.m. Good morning. Ilan na ba yung nabigyan natin? Tatlo? Ay, mayroon mo pala tayong 7 na bibigyan. Oho. 7 pa yung bibigyan. Sabagay, kasya pa naman siguro ito. Mga estimate ko, mga nasa kuwan pa ito. Mga 60,000. Kaya pa. Anyway, dire-diretso tayo bayan 10:34 ng umaga. Oho. Ay, isa po sa pinag-uusapan ho ngayon ay ito pong pagre-rehistro daw ng mga bisikleta. Sa bagay, kung titignan mo, may punto nga rin naman ho ang gobyerno, ang ilang lokal na pamahalaan. Ang sinasabi kasi nila, tulad sa Japan, i-rehistro mo para pag ikay na aksidente, tatanungin ng polis, ano ang sasakyan mo, may plate number ka ba, etc. Para o kunwari babayaran ka ng insurance. Nakasakay siya sa bisikleta, ito yung kanyang rehistro. Ito ang kanyang plaka or what. Pero pagtanungin mo naman po yung mga may-ari ng bisikleta, bakit ko paparehistro? Ngayon lang naman nagamit ang bisikleta sa kalsada kasi walang masakyan. Correct ka dyan. Pero pag may masasakyan, sa subdivision lang naman yung ginagamit. Pambili ng tinapa, yung pambili ng yosi. O pang akyat sa bukid, sa bundok, mga mountain bike. Diba? So sinasabi, bakit kailangan iparehistro? Well, tanungin natin si Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Malaya, sir. Yes, magandang umaga po, Sir Erwin, at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Alright, siguro sir, nabalitaan mo na ito dahil 2 days ago, si DFA mismo, si DFA Secretary Teddy Boy Luxin, kumontra, sabi niya, nung mabalitaan niya na may ilang LGUs plano na iparehistro ang mga bisikleta, ang mga tao na ginagamit ngayon as pa-transport nila. Sabi ni Secretary Luxin, racket, dahil merong LGU na maniningil daw ng 150 kada rehistro. Ito ho ba ay naitimbre sa inyo, na ipaalam na ho sa inyo ng mga LGU itong plano nila na iparehistro ang mga bisikleta, Yusek? Opo, nabalitaan na po namin yan na si Mayor Labella daw sa lungsod ng Cebu ay magpapataw ng parang bicycle tax, no? Oh. Or bicycle registration. Uh-huh. Sa lahat ng mga lahat ng mga bisikleta doon sa kanyang lungsod. Kaya nakipag-ugnayan po kaagad kami sa kanya kahapon. Mm-mm. At ang magandang balita po, Sir Erwin, ay binawi na po ni Mayor Labella. Ayun, kaya na mag-rehistro. Nabasa ko nga, sabi ko, ba't biglang binawi? Kayo pala yon, dahil tumawag kayo sa kanya, kaya binawi. Opo. Well, siguro po yung iba rin mga tao kasi mabigat din po yung reaction ng mga kababayan natin sa social media at sa iba't ibang platform. Kaya po nung nabalitaan namin ay kami po ay nakipag-ugnayan din sa aming regional director sa Cebu at kinausap din po si Mayor. At yun po yung magandang balita na binawi na po ni Mayor yung kanyang plano. Sa Davao din ho yata yung plano ho nila, plano pa lang naman na iparehistro mga bike daw po ng mga tiga Davao. Na-inform na rin po ba ang mga official po roon? Hindi pa po sa amin nakakarating yung planong yon, Sir Erwin. Ngunit ang amin pong abiso sa lahat ng local government units ay
wag naman po sana ngayon sa panahon ng COVID na tayo ayun. Ay makakadagdag pa tama. Sa pabigat sa ating mga kababayan. Opo. At actually po kahit hindi COVID, no, kasi merong mga LGU dati pa dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Ay may mga ganung panukala na yung mga bicycle tax na yan. Mm-hmm. Mm-hmm. No, nakapaloob sa kanilang mga revenue code, uh-huh. ng mga lumang revenue code pa noong araw. Na meron silang ini-impose na registration at may kasamang registration fee. Mm-hmm. No? Karamihan naman po sa kanila ay hindi nila yan ini-implementa dahil nga po pabigat po talaga sa ating mga kababayan yung magpaparehistro pa ng kanilang mga bisikleta. Alright. Yusek, one last question na lang po. Marami po nagtatanong sa akin, mga kababayan natin. Alam naman ho eh, nakaugalian na pagdating ng Friday, Saturday, tataya sa loto, parang pastime yung iba, talagang gusto rin manalo or something. Kailan daw po ba babalik? Would you happen to know, Yusek, na pag-usapan na ba sa ATF itong mga loto outlet? Kasi marami din po mga operator nito, medyo may mga trabahante din. Eh, nagtatanong, kailan daw kaya papayagan sila na magbukas itong mga loto outlet, sir? Opo, napag-uusapan na po yan sa IATF. Actually, hiningi na po namin sa PCSO yung kanilang mga protocols na kailangan sundin para makapagbukas na po ang mga loto outlets natin. Mm-hmm. Kasama na rin po yung ibang mga games na pinapatakbo ng PCSO. As soon as matanggap po namin yung kanilang protocols, ay madidesisyonan po yan kaagad. IATF. So, inaantay na lang po namin yung submission ng PCSO. Alright. Yusek Jonathan Malaya, DILG. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Yusek. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Ayun. Alright. So, ayan ha. Eh, doon sa mga LG, wag naman. Pag humuna ngayon, ayang hirap po eh. Diba, bawal na nga yung angkas. Pagkatapos, aalisin mo, baka si misis na lang, magbibisikleta. Paparehistro mo pa. Wala pa nga hong kita eh. Paparehistro pa. Medyo mabigat, ika nga. Now is not the right time, ika nga. Ano po? So, relax lang. Okay. Marami po pamamaraan para kumita po ang gobyerno. Pero this is not one of them. Ano po? Kasi ang tatamaan po yan, mga mahihirap. Eh, sino ba bumibili ng bike? Yung mga mahihirap, di ba? Eh kung milyonaryo, bike ba bibilihin yan? Siyempre, bibili na ng kotse yan. Bibili na ng mga yung medyo may kaya-kaya ng konti. Yung may pera, may trabaho, eh, bibili na ng motor. Tulad ni Mingo Kalong, yung plano bumili ng NMAX. Wow! Anyway, alas 10:40 ng umaga, ito siguro hindi na doktrinahan ito eh, ha? Kailangan sigurong madoktrinahan ka o hindi nakarinig ng mga salita ni Duterte. Amen. Ilang beses na nating sinabi sa unang aklat ni Duterte, 17 hanggang 33, ha? Talata 15 hanggang 28. Ito ang sinasabi, makinig kayo. Sinasabi ng iba, bad boy daw ako kasi sinasaktan ko daw yung mga taong masama. Minsan, sabi nila, pinapadala ko sila sa heaven, mauna na sa atin. Amen. Siguro, hindi na doktrinahan itong kumag na ito. Arestado po ang isang 40 anyos na lalaki matapos nitong gahasain ang isang 13 anyos na babae na magtatapon lamang po ng basura nitong Sabado ng gabi sa Quezon City. My goodness! Narito po ang aming report. Dakong alas 9 ng gabi nitong Sabado, magtatapon lamang ng basura ang biktima na si alias Nene malapit sa kanilang karinderya sa barangay White Plains, Quezon City. Nang bigla siyang harangin ng suspect na nakilalang si Joel Mananghaya, 43 anyos at isang construction worker. Papasok na po sana ako. Hindi niya po ako hinila. Tapos yung tinaan niya na yung bunganga ko, hindi po ako makasigaw. Basta nung huli na yung pagising ko, doon na kami sa bakanting lote. Tapos nung tinadyakan ko siya, parang may ano siya sa ulo ko. Yun, wala na po umalay.
Kinuwento pa ng nanay ng biktima, nagtaka raw sila na hindi na nakabalik ang anak kaya nang hingi na sila ng tulong sa barangay para hanapin ito. Mag-aalauna ng madaling araw nang makita itong hinanghina at naglalakad pa uwi. Butas yung damit, yung bra nandito na yung bra ng anak ko. Butas yung, ay bukas yung zipper ng short, wala nang hindi nakabutonis, basa yung short niya. Kaya kami nagpanik lahat kasi akala namin kung sinaksak kasi ang laki ng butas. Tapos duguan, may mga dugo dito niya. Tapos gumaganyan sa ulo niya kasi inampas daw siya ng bato sa ulo. Matapos personal na kilalanin ng biktima kung sino ang umalay sa kanya, agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkadakip ng sospek. Nabatid na pintor sa isang construction site ang sospek malapit sa karinderya na binabantayan ng biktima. Todo tanggi naman ang sospek. Wala akong mapaliwanag sa nangyari ito, sir, ma'am. Hindi ko po alam to. Kasong rape ang isasampa laban sa sospek. Sa loob ng 24 oras, ma'am, nasolve po ng mga tauhan po natin yung kaso po ng rape. Nanindigan naman ang nanay ng biktima na tututukan nila ang kaso hanggat makamit nila ang hustisya. Ay talaga, ma'am. Mamatay sana yung mga ganyang klaseng tao. Kapal-kapal ang mukha. Kasama si Mel Platero at Alan Esguera para sa Tudok Tulfo COVID-19 Update, Kim Firmalino, Radyo Pilipinas. Quezon City Police Station 12 Commander Colonel Rosales, sir, maraming salamat sa iyong mga tauhan. Nanay, huwag ka mag-alala. Hoy, pa-reserve mo nga isang ataol na yung libre. Yung binigay sa akin. Pa-reserve mo lang. Yung kahoy lang. Sayang. Kasi baka manlaban ito eh. Mamaya or bukas. Pa-ready mo lang. Sabi mo, request ni Erwin Tulfo. Yung kahoy lang. Yung hindi pa napipinturahan. At saka may ko yung bulaklak, ha? Doon sa dangwa. Pati yung mask card natin. Sabihin mo, alaala mula sa Tutok Tulfo. Anyway, balik ko tayo dito sa ayuda mo, sagot ko. Oy, bayan, wago naman ho kayong, kayo ho text ng text dito at nag-message sa aking Facebook. Hindi ko ho sasagutin. Okay, halatang hindi ho kayo nakikinig sa aking programa, narinig nyo lang may nagsabi sa inyo. Sayang lang ho yung inyong kahit ano ho ang type ho ninyo dito ngayon, ayan ho, yung mga reaction ho sa Facebook. Hindi ko ho babasahin yan kasi kukunin ko po, unfair naman po, doon sa mga nag-texto sa atin sa Globe sa 0995-487-6795 o sa Smart sa 0928-265-8796. Doon po kayo mag-text, hindi po dito sa, may mga iba pa nga, mga kilala ko sa personal cellphone ko na po. Hindi ko po kayo sasagutin. Ano ho, text po kayo sa aming text line. Tulad na lamang nitong kakausapin ko ngayon, nag-text ho ito. Magandang umaga sa iyo, sir. Good sir, magandang umaga po. Oo. Ano ho pangalan nila? Victor Bacho po, sir. Tiga saan po kayo, Victor Bacho? Taga Barangay Tawagan, sir. Barangay Tawagan, Oras, Eastern Samar, sir. Eastern Samar, alright. Parang nakikinig yan sa TV o radyo? Pwede pakinggan mo? TV, sir. Sa TV. Nakikita mo ako ngayon sa TV? Opo, sir. Anyway, Sir Victor, alright. Nanonood ka sa TV, ha? Nakikita mo, ha? Bilangin mo kung ilan itong ipapadala ko sa'yo. Isa? Opo, sir. Ilan na? Opo, sir. One, two, Four. Para mabilis tayo. Five, six, seven, eight, nine, ten. 10,000 ang ipapadala ko ngayong umaga sa iyo, Victor Bacho. Alright. Ay, pasalamat po kayo. Pasalamat po kayo kay Congressman Eric Yap ng ACCIS at PAGCOR. Alright. Maraming salamat. Na po. Walang ano man po. Good morning, sir. Good morning. Alright. Kaya pa, isa pa. Ito. Magandang umaga po sa inyo. Hello po. Good morning. Sino po ito? Hello. Hello, good morning. Good morning po. Sino po itong kausap ko?
Lourdes Dipas po. Lourdes Dipas. Ilan taon na po kayo, Ma'am Lourdes? 67 years old. Wow. Si opo. Si Sir, buhay pa? Oo po. Ilan taon naman po si Sir? 63 years old 63. Po. 63, okay. Nay, taga saan okay. kayo? Taga Mayor Galite po. Mayor Galite. Ano ang problema, Nay? Ay, pagkabuhayan sana po. Kasi wala po kaming trabaho. Tapos, minsan naghingi lang kami sa hipag ko. Kami lang dalawa sa bahay, nakatira ng asawa ko. So namin yung sari-sari store para makunan kaming bigas, ulam, at gatas, mambayad ng kuryente po sana. Uh-huh. Okay. Salamat po. Anyway, Ma'am Lourdes, ito na lang ang may tutulong kasi papadalang kita ng pampuhunan. Hindi ganun kalaki. Siyempre, maliit lang ang sari-sari okay store siguro, di ba? Pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. 10,000, Nanay Lourdes, ipapadala ko sa iyo ngayon diyang umaga. Salamat po, Sir Erwin. Thank Walang you po. Walang adaman po. Thank you. Good morning okay. po. Good morning. 10:48 ng umaga. Oho. Dire-diretso tayo. Oh, kaya pa. Magkano pa? Meron pa sa bagay. Meron pa ito mga 35, 40,000 pa ito. Aha. Hello? 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 Hello, maayong buntag. Good morning po. Good morning. Sino po itong kausap ko? Si Annalyn Apilyado po. Annalyn Apilyado. Teka, saan ka Annalyn Apilyado? Probinsya ko po, Sorsogon, pero nandito po ako sa Commonwealth. Commonwealth. Bakit po kayo na-text? Anong meron? Anong problema? Baka pwede pong manghingi ng konting tulong. Para? Para po panggatas ng mga bata. Bata, okay. Ilan ang anak nyo? Dalawa po. Dalawa. Si Mister, anong trabaho? May Mister na ho kayo? Opo. Isang security guard lang po. Isang security guard. Huwag nyo sabihin isang security guard lang po. Sabi mo isang security guard. Dahil isang marangal marangal guard. Po yung kanyang trabaho. Ano po? So, kung hold-upper yan, isang hold-upper lang po. Pero pag security guard po, dapat ito ikararangal ho yan. Ano po, ma'am? Opo. Alright, ma'am. Dahil ikaw po ay napili namin, isa, dalawa, tatlo. Panggatas ba sabi mo at pangkain? Opo. Eh, dadagdagan ko na apat, lima. Okay? Papadala ka namin yung 5,000. Maraming salamat din, Miss Annalyn Apilyado. Meron pa ba? Ha? Yung iba hindi sumasagot? Ha? Meron pa? Kasi, meron pa pala eh. Oh. Oh, hindi sumasagot yung iba. Pues eh kung hindi sumasagot, ito yung sasagot. Yung hanapin ko yung sumasagot sa lumi. Oh. Eh do napakadaming sabi na sagot. Ako sir, sasagutin ko sabi rito. Oh. Sus Mari Joseph, oh. Ito oh. Ay, wag mong ubusin ng oras mo diyan Sir Erwin. Ako nandito nakaabang. Jesus, Mari Joseph. Eh. Pag nag-text ho kayo, ay sagutin ho ninyo at abangan ho ninyo. Huwag yung hindi ho ninyo aabangan. Eh ano ho mangyayari sa atin yan? Bakit ko kayo tatawagan ngayon kung hindi na naman aabangan pala? Diyos ko po naman, oh. Okay. Alright. Ito, patawagin mo ito. Oh, ito, yan. Sasagot daw talaga siya. Oh. Matawagin mo ka agad. Mm-hmm. Ay, ayuda mo sagot ko. Oho. Oras po natin, alas 10:51 ng umaga. Ang tabayanan niyo po si Secretary Martin Marfori Andanar and of course yung kanyang kasama po si Yusek Rocky Ignacio para po mamaya sa laging handa briefing. Alright? Hatid po sa inyo ng PTV, ang official COVID-19 TV station at ganyan din po ng Radyo Pilipinas, ang official COVID-19 radio. Alright, alas 10:51 ng umaga. Ito, sige pa, kaya pa ito siguro ng kuwan pa ito. Siguro, kaya pa ng lima. Ano? Magandang umaga po! Hello po, Sir Erwin. Good morning po. Good. Parang maraming tao dyan sa bahay nyo. Tumatawa na po si Mrs. Sir. Kinakabahan na po tuloy ako. Kinakabahan ka na. Ano ang tiga saan ka, Mang Dante? Sa Cagayan de Oro City po, sir. Actually po, sir, nawalan po ako ng trabaho dulot po ng COVID-19. Ano bang trabaho ninyo, Mang Dante? Naka-under po ako ng agency. Tapos, ano po ako, seasonal.
On-call reliever po. Ah, on-call reliever. Alright. So, yung status po ng employment ko. Tapos, wala po talaga akong trabaho ngayon, sir. Kaya ilan ang anak? Tatlo po ang anak namin. Puro lalaki. Ilan taon? Ay, po, siyam yung panganay. Apat yung pangalawa. Tapos, yung bunso ay apat na buwan pa lang po. Tapos, itinanganak pong may butas ang puso. May maintenance medicine po siya. Alright. Sir, si Mrs. may trabaho? Wala rin? Wala pong trabaho, sir, kasi lactating mother po si Mrs. Lactating mother. Ano hong kailangan mo, sir? Ayudang financial po sana, sir. Pagkain namin, abot-abot na rin po yung bayarin sa kuryente at tubig. May tindahan po kami, sir, pero naisarado po, sir, dahil sa kinonsumo na po namin yung mga laman. Nako, eh marami yung ganun. Marami nagtitext sa akin na ganun, Mang Dante, na humihingi ho ng ikang... Kayo na po ang bahala, Sir Erwin, kung ano po ang maibibigay. Napapanood niyo ba ako? Nakikinig kayo sa radyo? Nakikinig po ako sa radyo, sir. Pero sa medyo radio. Delay po ang... Medyo delay po. Huwag mo nang pakinggan niyo muna dyan. Eh, delayed. Anyway, Mang Dante, dahil ikay napili namin, okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, Mang Dante, papadala ka namin ng 10,000 ngayong umaga. Napakalaking tulong na po. Ay, sa pasalamat po kayo sa AXIS Party List at PagCor, ang aming pong sponsor. Maraming salamat po kay Congressman Eric Yapo na kumakatawan po sa AXIS Party List. Opo. PagCor po at PagCor. Maging sa PagCor po. Maraming thank you po. Good morning po. Ingat po kayo. Sige po. Maraming salamat po. Bueno Bayan, alas 10:54 ng umaga. Kaya pa ba? Eh, ubusin na natin ito para iba'y bukas, bago na naman. Ha? Papapanis? Meron mo napapanis ang pera, mga luko-luko yata ito, okay. Ay, mamayahan, tabayanan nyo, alas 10, si Secretary Art Andanar at Yusek Rocky Ignacio para po dun sa laging handa briefing. Alright? Okay, ito naman. Ito, sige, tawagan nyo na ito. Biro nyo, all over po yung tumatawag sa atin. May tiga Quezon City, may tiga probinsya, may mga Visayas, may Mindanao, may Luzon. Kung bukas na bang Western Union? Ha? Kasi kung bukas ng Western Union, kahit kay OFW dyan, papadalhan ko kayo. Yun nga lang, ang limit natin is $100, 5,000. Ang maximum is $200. Wow. Pamasahin na rin yun, di ba? Kung kayo sa Saudi, papadalhan ko kayo ng siguro ng magkano ba isang dinar ngayon, ang real? 1:11 yata, di ba? Padalhan kita ng 100 real. Oy, teka muna bayan! Nasa linya si hello, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Erwin. Hi, good morning. Nakikinig ba kayo sa radyo? Nanonood sa TV? Sa television po. Sa television. Oo. Ilan taon na po kayo? Ay, ang pangalan nun ninyo? Nay? Erlinda Nicolas. Ilan taon na po kayo, Nay Erlinda? 77. May sakit sa diabetes. Diyos ko po, diabetes. May sakit ang asawa ko. May appealable yung anak. Naku, dami na. Diyos ko po. Pero ma'am, wag po kayong mawala ng pag-asa. Ano ma'am? Konting, sige lang po yung ating panalangin sa Puong May Kapal. Yes po. Ika ang asabang nabubuhay. May pag-asa. Ma'am, anong kailangan? Kailangan ko lang mo panggasto sa gamot, pagkain. Oo. Alright. Wala naman akong pensyon. Wala kang pensyon? Well, yes, well, bibigyan kita ng pensyon ngayong araw ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Isama ko na yung pensyon mo, Nanay Erlinda. Maraming salamat po. Tuwan-tuwa po ako. Sana Diyos man pahala sa inyo. Makalaagad din sa inyo, Sir Erwin. Maraming salamat talaga. Ay, Nay, walang problema ho. Bago kayo umiyak. Hindi na ako nakatanggap ng ayuda. Ay, ayan na po. Yung ako muna sasagot ng pensyon mo ngayong araw na ito. 15,000 ang ipapadala ho namin sa iyo. Maraming salamat po. Wala ka ano po. Si Lord sa iyo. Thank you po. 10:57. Okay, ma'am. Good morning. Anyway, bayan. Diyan ho. Ayun, nagtatapos. Ito ang ating programa. God is good all the time. Thank you.
Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.